Tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MAZ Stories. Chapter 21. Maingat na inilapag siya ni Jasper sa gitna ng malambot na kama. Bahagyang nabuhagag ang kanyang buhok. Tinukod nito ang isang tuhod sa gilid ng kama at marahan nitong pinasadahan ng tingin ang kanyang kabuuan. Agad na nakaramdam siya ng hiya at pagkailang. Bakit ganyan ka makatingin? Alanganing tanong niya rito. Numiti lang ito sa kanya at tumusod sa kanya ng konti. Hinaplos nito ang makintab at makapal niyang buhok. Ilang sandali pa ay dinala na ito yun sa ilong at inamoy. I really love your hair. Mahinang anas nito. Napalunok siya. Nang magsawa ito, tiningnan ulit siya nito. Paghanga ang makikita sa itsura nito. Tumingin ito sa braso at hita niya. Pagkatapos ay isa't iyan. I like it. Nagkakalaman ka na. No? May laman ka na. Unlike before, you're too skinny for me but of course sexy. He said while his eyes were scanning on her body. Nakagat niya ang ibabang labi sa inis. Anong ibig mong sabihin? Na mataba na ako? Lumba-lumba na? Kasalanan ko bang dalhin ko ang anak mo? Anong magagawa ko kung nagkaganito na ako? Naiiyak at affected niyang sabi. Noon, kinaiinggitan ng mga kaopisina niya ang pagiging sexy at skinny niya na hindi naman niya gaanong pinapansin noon. Ngunit ngayong buntis na siya, napansin niyang talagang nagkalaman siya at natatakot na baka maging dambuhala na siya pagdating ng araw. Lalo na kung kabuwanan na niya. Maagap naman siyang nilapitan ni Jasper at binuhat mula patalikod. Hinaplos-haplos nito ang kanyang buhok. It's not that. Hindi ka lumba-lumba. You're not fat, Zaira. Huwag ka na naman magtampo. Please, huwag ka nang umiyak. Pero hindi niya napigilan ang pagpatak ng luha. Sinuntok-suntok niya ito sa dibdib para malaman nito anong nararamdaman niya ngayon. No, kasasabi mo lang eh. It's your fault. It's your fault. Akala mo madaling magbuntis? Ang hirap-hirap. Tapos ano? Pagtatawanan mo ang pagiging mataba ko? And then what next? Ipagpapalit mo ako sa mga nagseseksiyang babae na naglipa na dyan sa kumpanya mo. Kasalanan ko bang gutumin at tumaba? Kasalanan ba ito ng anak mo? Lukot na lukot ang mukha niya. Narinig niyang tumawa ito ng mahina at mas nagpanting ang tenga niya. How dare him to laugh at her? Sa sobrang frustrate niya, walang pagdadalawang isip na sinabunutan ang buhok nito at ibinagayway. Parang gusto niyang saktan to sa sobrang sama ng loob. Gusto niyang sumigaw sa inis. Bakit natatawa ka pa, ha? Tatawa ka pa? Nang babata niyang sabi. Hindi niya inaasahan ang gagawin nito. Humalakhak pa to at asar na asar naman siya. Jasper, hindi na ako natutuwa. Seryosong anas niya. Bahagyang sumeryoso nga ang mukha nito. Lumapit sa kanya ng maigi at mabilis na ginawaran siya ng halik sa labi. Zaira, lagi mong nami-misunderstood ang sinasabi ko. Mas gusto ko ngayon ang katawan mo. Hindi ko sinabing pangit o mataba ka. Oo, nagkalaman ka. But you're not fat. Sexy na sexy ka pa rin sa paningin ni Mister. Sabay kindat nito sa kanya.
Namula naman ang dalawang bahagi ng kanyang pisngi. Pakiramdam niya, nalaglag ang panty niya sa klase ng pagkindat na ginawa nito. Promise? Nagningning ang boses na nagkukumpirma niya. Pumulupot naman sa bewang niya ang dalawang braso nito at hinapit siya palapit sa katawan nito. Naamoy na naman niya ang panlalaking panlalaki na amoy nito. Tumangoto sa kanya. Yes, I promise. And correction, you're not fat. You're just voluptuous because of pregnancy. I'm one of the luckiest man in the world because I have you. Mahina, ngunit sinserong sabi nito. Napalunok siya at tinitigan ang malamlam nitong mga mata. Talaga? Hindi na niya alam kung ilang milyong beses na niya nasabi ang katagang yun. Naging favorite line na yata niya yun? Talagang talaga. Kaya wag mo nang isipin na pangit o mataba ka, okay? Ikaw lang yata ang buntis na napakaganda pa rin at napakasexy. Did you check yourself in the mirror? You are blooming. Hiyang ang pagbubuntis mo kay baby. Sabay hawak sa tina niya at marahan itong itinaas ang duster hanggang ilalim ng dibdib. Nakita tuloy nito ang suot niyang pangloob. Nalaki ang mga mata niya sa ginawa nito. Jasper! Protesta niya. Mamasahihin ko lang ang tiyan mo. May nabasa kasi akong libro na dapat i-soft massage ang tiyan ng isang buntis. Makakatulong ito para maginawaan ka kahit paano at para maramdaman ni baby ang pagmamahal natin sa kanya. He said softly. Pakiramdam niya, lumambot ang puso sa sinabi nito. Jasper really loved their baby. No doubt of it. Alam niya magiging mabuting ama to sa magiging anak nila. Hinayaan na niya to sa ginagawa. Nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa sa marahang pagmamasahin nito. Namimikit pa ang talukap ng mata niya sa sarap ng ginagawa nito. Malaki at mabigat kasi ang kamay nito. Ngunit alam nito kung gaano lamang ang ibibigay na pressure sa kanyang tiyan. Nagpabalik-balik pa ang palad dito sa bahagi na kaumbok sa tiyan niya nang muli itong magsalita. I wonder, what would be the gender of our baby? Do you think that also? Tanong nito habang patuloy pa rin sa ginagawa. Nagangat naman siya ng tingin. Yeah, of course. Sa tingin mo, anong gender kaya ng baby natin? Nag-isip ito saglit. Ikaw, ano bang gusto mo? Numiti siya. Noon pa man kung magkakaanak siya, pangarap na niya ang magkaroon ng anak na babae. Dahil wala naman siyang kapatid at maaga ring nawala ang ina niya. Baby girl sana ang gusto ko. Ikaw. She's starting to like this conversation with Jasper. Talking about their baby, about their life. Am I dreaming? You're really asking me this kind of thing? Huminga muna ito. Any gender will do. Babae man o lalaki, mamahalin ko siya ng higit pa sa sarili ko. Wala namang kaso sa akin kahit ano pa ang kasarian ng baby natin. Ang tanging gusto ko lang, that our baby born healthy. Mapagmahal at higit sa lahat ay may takot sa Diyos. Malalim na sabi nito. Pakiramdam ni Zaira, napahiya siya sa sinagot nito. Bakit nga ba hindi niya naisip yun? But of course, yun din ang gusto niya. Sino bang ina na hindi gugustuhin mangyari yun? But of course, kung tatanungin ako, I just have only two choice. I'll go with you, baby girl. Para pag-uwi ko, galing trabaho, maraming Zaira ang sasalubong sa akin.
mapupuno ng prinseses ang bahay natin. At hinalikan ng tiyan niya. Lumabi siya. Pero wala nang magmamana ng apelyido mo. At sa iyo na mapuputol ang lahi. Napahagikik na sabi niya. He smiled bitterly. It's just a last name. Hindi ko ipagpapalit ang isang apelyido lang para sa magiging anak natin. Kung ano man ang ibigay sa atin ng Diyos, tatanggapin ko. Even it's a boy or a girl. Hindi niya alam kung dala lang ng pagiging emosyonal ng isang buntis, ngunit naiiyak siya sa sinabi nito. Ngayon niya lang napagtanto na napakalalim na tao ng asawa niya. Masyado siya naging mapanghusga rito nung una. Masyado niyang nilahat ang lalaki dahil sa nangyari sa kanya at kay Ryan. Hindi niya muna tiningnan ang good side nito. Napakaraming beses na pinakitaan niya to ng kagaspangan ng ugali. At ngayon ay oras na upang humingi siya ng tawad. Hinawakan ni Zaira ang palad nito at pinatigil sa pagmamasahe sa kanya. Jasper? Untag niya. Hindi naman to nagsalita. I just want to say, I'm sorry. I'm sorry for everything. She said sincerely. Ayaw na niya magpaligoy-ligoy pa. And he deserves her sorry. Nagtaka man ang itsura nito. Ngunit pinagpatuloy lang siya sa pagsasalita. I know. You may think of me that I'm a bitchy. And yeah, hindi ko itatanggi yun. For all the foolishness that I made, I'm sorry, Jasper. I'm so sorry. Hindi dapat kita agad hinusgahan. Patawarin mo ako. Marami lang akong pinagdaanan nung nagkakilala tayo kaya ganito ko. You know, my dad and I were not in good terms. And because of you, we're okay now. It's not just okay. It's better now. Ganun din ako dati because of some personal matters. I hope you'd understand me, Jasper. I'm just a lady with a weak and vulnerable heart. Mapagkumbaba na wika niya. Tears were escaping from her eyes. Ito nga ang kasabihan na huwag kagad manghuhusga ng kapwa. Dahil unang-una, wala naman siya sa posisyon nito. Pangalawa, hindi niya alam ang pinagdadaanan nito sa buhay. Akala niya susumbatan siya nito. Ngunit ginagap nito ang palad niya at hinalikan yun. Pagkaunawa ang mababasa sa mata nito. Don't say sorry, Zaira. Wala kang kasalanan. Ever since, ako rin naman ang may kasalanan dahil binigla kita and I blackmail you. Pero maniwala ka sa sasabihin ko. I just did that because I know it's the right thing to do. To marry you. See? You're already pregnant with my child. Wala kang kasalanan. Kahit naman siguro sino gagawin din ang ginawa mo. Just don't do it anymore. Hindi ko alam anong mangyayari sa akin kung lalayas at aawain mo ulit ako. Maybe I'm gonna go get crazy. Umiling-iling siya. No. Kahit pa ulit-ulit kong sasabihin sa iyo to. I'm sorry, Jasper. I'm so sorry. Hindi ko dapat hinusgahan ng asawa ko. Sabay haplo sa jawline nito. Bahagyang gumalaw ang panga nito sa ginawa niya. Asawa ko? And he mimic. Pinisil ito ang baba niya at hinalikan ulit siya sa labi. There, hearing you saying asawa ko is perfectly enough with me. Don't say sorry anymore, okay? Ayaw ko nagsusorry ka. Kung meron man dapat magsorry dito, ako yun at hindi ikaw.
makakasama rin kay baby ang umiiyakan ng basta-basta na lang. Paalala pa nito. Tumango siya at nilihis na ang paksa. Nagsimula ulit ito, masahihin siya. But this time, sa kanyang hita naman. Nakaramdam siya ng kakaibang ginawa sa ginagawa nito. Sabi ng OB-GYN ko, noon sa Melbourne, in 5 months pwede nang malaman ang gender ng baby through ultrasound. We can also get a picture of our 5-month-old baby. Informa niya. Nagningning ang mata nito sa sinabi niya. Really? Pwede nating makita ang baby natin? Natatawang tumango siya. Napahiyaw ito sa kasiyahan at niyakap siya ng mahigpit. Thank you, Zaira. Thank you. Thank you for completing my life. Malamyos na bulong nito sa tenga niya. Bumalik ulit ito sa ginagawa at nagkwentuhan sila tungkol sa mga baby stuffs. Nang masagis sa isipan niya ang nakitang libro sa library at ang teorya na nakabuntis ito ng ibang babae ay hindi niya ipiniglihim dito. Kahit yata ang pinakamahusay na pintor ay hindi kayang ipinta ang mukha nito sa kanyang sinabi. Ganun ba ako kasama sa'yo? To think na nakabuntis ako ng ibang babae? Seryosong tanong nito. Nahihiyan tumango naman siya. Zaira, tatapatin kita. Wala akong nabuntis sa ibang babae. Simula nang maging akin ka, ikaw lang ang babae ko at wala nang iba. I'll never will. Isa lang naman ang gusto kong buntisin and be the mother of my child. Alam mo ba kung sino yun? Tila hinihimok siyang tanungin ito. Napalunok naman siya. Sino? Diretsyong tumingin ito sa kanya. Ikaw at wala nang iba pa. Only Zaira Zoe can do this to me. You're invading my system, baby. And I'm afraid that sooner you're gone, leaving me damages. And I cannot fix this by myself. I need your cooperation to wife. Her heart beating so fast. It filled with full of unexplainable happiness. Walang ibang nabuntis si Jasper. He's a certified good man. Tulad ng sinabi ng papa niya. Hindi niya alam. Ngunit nakahinga siya ng maliwag sa sinabi nito. Masaya siya at iginagalang nito ang kasal nila at siya na rin. Masaya siya dahil siya ang dahilan kung bakit bumili ito ng libro. Ibig sabihin nun pa man, concern na ito sa kalagayan niya at aware ito sa nangyayari sa kanya. She's a lucky girl to have a man like him. Bonus na lamang ang pagiging mayaman at ang itsura nito. Masaya siya dahil lahat ng efforts nito tungkol sa pagiging buntis niya ay hindi dahil sa may nabuntis din itong babae, but because of her. At naiiyak siya sa sobrang saya. Good karma, it's real. For all the pain and heartaches that I received back then, I must say, it's all worth the wait. The good karma is worth the wait. I wonder what good deeds did I do back in my past life to receive this kind of happiness. You're my good karma, Jasper. You and our baby. Nakangiting sabi niya rito. Gustuhin man niyang ikwento rito ang tungkol sa nakaraan nila ni Ryan at bakit naging ganito ang pakikitungo niya rito ay isasantabi niya muna. Ayaw niyang masira ang good atmosphere ng paligid. There's always a next time. Hindi naman sila naghahabol ng oras. One day, someday, masasabi niya rin ang lahat sa asawa. He carefully put his 2 bare hands around her belly. And you're my priceless reward. Mahinang bulong nito sa punong tenga niya. Nakiliti siya. Marami nang nagbago simula nang mabuntis siya.
Naging sensitibo ang ibang parte ng kanyang katawan. But as of now, I want another. And I think it's a great bounty that both of us cannot ever forget. May ideya na pumasok sa isipan niya. She want to make sure what kind of bounty. Ngayon palang iba na ang tiradar sa sistema niya ng pagkakasabi niyon. Ito palang ang sinasabi ng asawa. Ngunit pakaramdam niya, nalaglag na ng kusa ang kanyang panty. At dito muna po nagtatapos ang 21st yugto ng ating kwento. Samahan niyo ako muli para sa part 22 ng kwentong Just One Night. Maraming salamat po!